itong linggong rin to ay nagkaroon tayo ng passport on wheels. At patuloy tayo nagpapasalamat sa malapit na koordinasyon sa Department of Foreign Affairs para ho lalong mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan na magkaroon ho ng passport at mag-renew ng kanyang passport. Panoorin niyo ho to. Nahihirapan ka bang makabook ng slot para makakuha ng bagong passport o mag-renew nito? Good news, Tagigenyos! Worry no more, dahil dito sa Taguig, inilunsad ang Passport on Wheels. Isa itong programa ng lokal na pamahalaan ng Taguig, katuwang ang Department of Foreign Affairs. Aarangkada ang Passport on Wheels mula July 5 hanggang July 6, 2022, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Taguig City University Auditorium. Nagsimula ang pre-application nitong June 1 at tatagal hanggang June 18, 8:30 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes hanggang Sabado. Isumite lamang ang inyong requirements sa Civil Registry Office ng ating lungsod. Tandaan, natatanggap lamang ng 100 aplikante kada araw ang tanggapan. Tanging ang mga approved applicants lamang sa pre-applications ang maaaring tumuloy sa Passport on Wheels venue na bubuksan lamang sa 1,500 applicants. Para sa mga adult, 18 years old and above, narito ang mga requirement ninyo para sa inyong e-passport. Para naman sa mga minor o 17 years old and below, huwag kalimutan ang mga sumusunod sa inyong e-passport renewal. Kung kayo naman ay nag-a-apply para sa MRR o Machine Readable Ready at MRP o Machine Ready Passport, ito ang mga kinakailangan ninyong requirements. At kung kayo naman ay bagong aplikante sa pagkuha ng passport, narito ang inyong mga requirements. For adults, 18 years old and above. For minors, 17 years old and below. And for dual citizen applicants. Makikita nyo naman ngayon sa inyong mga screen ang listahan ng mga tinatanggap na IDs para sa pag-apply ng inyong pasaporte. Mayroong passport fee na nagkakahalagang 1,200 pesos at convenience fee na 50 pesos na kapwa nyo babayaran through e-payment. May courier fee na 150 pesos na babayaran nyo naman sa July 5 o 6, depende sa inyong assigned schedule. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag sa Civil Registry Office.